Narito naman ang mga payo na hatid ng ating resident feng shui expert na si Master Hans Gua para tayo swertin this Wednesday morning. Panoorin natin yan dito lang sa Hans Sabi! Ang gabay, patnubay, paalala at pinigyon mula kay Master Hans Gua. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, iwasan mo na ang pag-share ng opinion lalo kung hindi mo lubos nakakilala ang mga nakakausap mo. Maging mapanuri sa nakapaligid sa'yo dahil maaari nilang gamitin ang opinion mo laban sa'yo para masira o sirain ang pangalan mo. Green at 7 ang swerte sa Year of the Rat! Sa mga Year of the Ox tayo, nasa iyo ang masayang love life star. Maging tapat sa kanya dahil siya ang mag-guide at maswerte ka sa kanya. White at tuwang swerte sa Year of the Ox! Year of the Tiger naman tayo, ha? Mag-exercise kasi tayo. Mag-ayos ng katawan at ibalik ang dati mong confidence sa sarili. Panahon na para baguhin ang maling nakasanayan para bumalik din ang good energy sa daily life mo. Blue at 10 ang swerte sa Year of the Tiger. Sa mga pinakarak naman tayo ng Year of the Rabbit, always be on top. May magandang balita na paparating sa'yo. Panatilihing kontrolado mo at maging aware ka sa mga sitwasyon para hindi masira o sumablay ang ginagawa. Bantayan na ang kalusugan, activated kasi ang unhealthy star. Pink at 13 ang swerte sa Year of the Rabbit. Sa Year of the Dragon naman tayo mag-ingat sa scam star. Huwag agad magtiwala at huwag maniwala sa mga tao na kakausap, lalo na pag social media lang yan. Sa love life naman tayo, ha? Huwag makipaghiwalay sa kasalukuyang nakarelasyon o karelasyon mo. Hang on ka lang at huwag bibitiw. Gray at 5 ang swerte sa Year of the Dragon. Sa mga snake naman tayo, ang pahalagahan kung ano ang meron ka ngayon dahil may posibilidad. Isang click lang, posibleng mawala yan. Magkakaroon kayo ng isang conflict sa araw na to dahil nawawalan ka ng focus sa mga bagay na dapat na pahalagahan mo. Brown at 8 ang swerte sa Year of the Snake. Para sa mga pinanganak ng Year of the Horse, mag-share ng blessing o mag-donate para naman sa tao na nangangailangan kung may sobra kang kita. Mas dodoble kasi ang blessing sa taong busilak ang puso. Sa love life aspect naman tayo, not so good. Huwag kalimutan magsuot ng rose quartz sa left hand para ma-enhance ang happy love star. Pink at 19 ang swerte sa Year of the Horse. Sa Year of the Goat naman tayo, iwasan ang scam star. Huwag paniwala sa sinasabi ng ibang tao sa'yo, lalo kung hindi mo ito kakilala. Magsuot tayo ng black onyx na crystal para ma-enhance o para ma-protect ang mga negative energy. Gold at 9 ang swerte sa Year of the Goat. Marami pang mga backstabber ang dapat bantayan ng mga monkey ngayong araw. Mga mapanira pag nakatalikod ka, pero ang babait naman pag nakaharap ka. Mag-ingat sa mga tao pinagsasabihan mo ng plano. The worst thing about betrayal is that it's done by someone you trust the most. Peach at 18 ang swerte sa Year of the Monkey. Isa sa mga swerte ngayong araw ang mga Year of the Rooster. Nasa chart mo kasi may malaking pera. Pero dadaan lang yan at mabilis yan. Mawawala kung hindi mo gagamitin sa tama. Gray at 6 ang swerte sa rooster. Sa mga dog naman tayo, may mga unexpected expenses sa chart. Huwag na munang bilhin ang mga bagay na hindi naman ganong kahalaga o importante. Maging practical pagdating sa pera at huwag maging magastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Purple at 4 ang swerte sa Year of the Doggy. Ikaw naman ang pinakamaswerte. Magandang chart ang chart ng mga Year of the Pigeon. Maging masipag at determinado sa mga ginagawa.
huwag nang maging choosy sa mga trabaho in-offer sa'yo. Red at 13 ang swerte sa Year of the Pig. Muli po, ito po ay mga gabay, patnubay, palala at prediction lamang ni Master Hans Kua. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Kaya naman, always be positive at i-claim natin ang mga swerte, mga ka-RSP.